Si Elvis Aaron Presley ay isinilang noong January 8, 1935 sa Tupelo, Mississippi, United States. Si Elvis ay isang mang-aawit at artista, tinaguri ang King of Rock and Roll. Nasa tugatog ng tagumpay sa kanyang larangan, may taglay na labis na kayamanan at lubos na kasikatan. Ngunit sa isang iglap ay nawala nang dahil sa kanyang bigla ang pagpanaw. Ano nga ba ang nasa likod ng bigla ang pagpanaw ni Elvis Presley? Yan ang alamin natin ngayon, pero kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo ng subscribe button, i-like ang video ito, at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin! August 1977, noong matagpuan ng walang malay na katawan ni Elvis ng kanyang kasintahan na si Ginger Alden sa banyo nito. Base kay Alden, ang katawan daw umano ni Elvis ay napakalamig habang ito ay nakaupo sa banyo. Iba na ang kulay ng mukha nito, animoy nagkukulay lila na. At ang mga mata nito ay namumula at nakatirik. Agad naman dinala si Elvis sa ospital upang iligtas, ngunit hindi na nagawang makaligtas ni Elvis. Noong August 16, 1977, siya ay namatay sa edad na 42. Nagluksa ang buong industriya ng kanyang ginagalawan, mga tagahanga at pamilya nito. Marami ang nabigla at nagkaroon ng agam-agam kung ano nga ba talaga ang nangyari sa King of Rock and Roll. Dumaan sa autopsy ang katawan ni Elvis, tatlong doktor ang sumuri dito. Si Jerry Francisco ang isa sa mga doktor na nag-autopsy sa katawan ni Elvis. At inanunsyo nito sa press na ang sanhi na pagkasawi nito ay heart attack. At pinabulaanan ang iniisip ng iilan na maaaring droga ang sanhi ng pagkamatay nito. Mariin niyang itinanggi na may kinalaman sa droga ang sanhi ng pagkamatay ni Elvis. Sinasabi nito na si Elvis ay overweight at iniinda nito ang kanyang diabetes at kanyang high blood pressure at maging ang glaucoma. Pero hindi nagtagal ang resulta ng autopsy ang naglabas ng katotohanan. Dahil base sa autopsy report, ang dugo ni Elvis ay nagko-contain ng high level of drugs tulad ng dilaudid, demerol, percundan at codeine. Di nagtagal kumalat ng balita na tinago ni Jerry Francisco ang katotohanan dahil sa request ng pamilya ni Elvis. Pilit nilang tinago ang pagka-addict nito sa droga. Nagsimulang gumamit ng droga si Elvis sa edad na 20s. Gumamit siya ng amphetamines. Di nagtagal ay nakaranas ito ng insomnia. Kaya gumamit ng ibang uri ng droga si Elvis upang makatulog ito ng maayos. Sa mga panahon ng 1960s, mas lalo pang lumala ang paggamit nito ng amphetamines at barbiturates. Si Dr. George Nicopoulos ang personal physician ni Elvis. Siya din ang tinutulong magbigay ng droga kay Elvis. Sa pagitan ng 1975 at 1977, sinasabing si Nicopoulos ang nag-prescribe ng 19,000 doses ng drugs kay Elvis. At noong January to August 1977, umabot ito ng 10,000 doses. Tatlong taon matapos ang pagkamatay ni Elvis, ang medical license ni Nicopoulos ay nasuspend dahil sa pagkakasangkot nito sa pagbibigay o pagpe-prescribe ng droga kay Elvis. Base sa alibay ni Nicopoulos, nagawa niya ang bagay na yon upang maiwas si Elvis sa pagkuha nito ng droga sa mga kalye. Pinabura ng korte ang mga pahayag ni Nicopoulos, kaya napawalang sala ito, pero ang kanyang medical license ay pinawalang bisa ng korte. May isa pang kumakalat na teorya sa pagkamatay ni Elvis, ngunit ito ay hindi sigurado. Sinasabi sa teoryang ito ay ang barbiturates na isa sa ginagamit na gamot ni Elvis ay nagsasanhi ng severe constipation. Si Elvis ay natagpuan na nakaupo sa loob ng banyo. Sinasabing ito ay dumudumi. At habang ginagawa niya ito, ay di sinasadyang magkaroon ng pressure sa mahinang bahagi ng puso nito na nagsanhi ng heart attack. Ano man ang katotohanan sa pagkasawi ng King of Rock and Roll na si Elvis Presley, di maalis nito ang legacy na iniwan nito sa mundo ng musika.